Mga lalaki sa buhay ni Barbie Imperial at na link sa kanya, alamin natin. Paul Salas. Matindi ang intrigang bumalot nang mapag-usapan ang hiwalayan sa pagitan ni na Paul Salas at Barbie Imperial. Nasangkot kasi sa domestic violence si Paul at sinasabing nagkapisikalan sila ni Barbie noong panahong magkasama pa sila. Pinabulaanan naman ito ng aktor at sinabing mayroon silang mga hindi pagkakaunawaan at argumento, ngunit hindi ito humantong sa kahit na anong pisikal na sakitan. Inamin din ni Paul na nahirapan siyang makamove on sa hiwalayan na iyon at mahabang panahon ang kinailangan niya para maghilom ang sugat sa kanyang puso. Taong 2018 nang ilabas ni Barbie ang ilang letrato na nagpapakita ng mga pasa sa kanyang katawan at doon na lumabas ang pangalan ni Paul na siyang nalilink sa kanya noon. Masakit kay Paul ang mga nangyari lalo na sa kanyang pamilya dahil naging malapit ang aktres sa mga ito lalo na kung mayroon silang out of the country trips. Hindi naman matanggap ni na Paul at Barbie na hindi sila match at magkasundo sa ilang mga bagay kaya hindi nag-work out ang kanilang relasyon dahil mahal niya talaga ang aktres. Si Paul Salas ay anak ng isa sa mga kambal ng Universal Motion Dancers member na si Jim Salas. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz sa edad na 6 nang minsan itong sumali sa Starstruck Kids na reality-based talent search ng GMA7. Ngayon ay masaya na ang kanyang puso sa piling ng Kapuso star na si Mikey Quintos. Diego Loizaga. Nagsimula bilang mag-best friends at di nagtagal ay nahulog ang loob sa isa't isa at pinasok ang mas seryosong relasyon bilang mag-boyfriend-girlfriend. Maraming fans ang nagulat ng kanilang aminin sa publiko na umabot sa pagmamahalan ang kanilang inaalaga ang friendship at marami rin ang natakot sa kahihinatnan ng pagkakaibigan na ito sakaling sila ay maghiwalay. Ngunit pinatunayan nilang mas mabigat ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa pinagdaanan nila bilang magkasintahan. Hindi nga nila inaasahan na magkakagusto sila sa isa't isa at mas lalalim pa ang kanilang relasyon. Ipinakita naman ni Diego kung gaano kaimportante sa buhay niya si Barbie dahil sa pagiging maalagain nito. Siya rin kasi ang nagpakita sa kanya ng concern noong matigil ito sa pag-aartista. Sa pagiging maalaga ni Barbie, nakita ni Diego na maaaring umabot sa panghabang buhay ang kanilang pagsasama, subalit hindi na iyon nangyari nang maghiwalay sila noong February 2022. Pinasinungalingan nila pareho ang akusasyon kay Diego na nagloko di umano ito kay Barbie. Buwan ng May nang lumabas ang balitang may bago nang dinedate si Diego, ngunit sinabi nitong hindi pa siya handa na pumasok sa isang relasyon. Naging maingay ang hiwalayan ni na Barbie at Diego nang magpunta ang aktor sa Amerika at hindi nito kasama ang aktres. Miko Clavano. Kung buwan ng May ay lumabas ang balitang may bagong dinedate si Diego Loizaga, kaparehong buwan naman ang lumabas ang tungkol sa bagong boyfriend di umano ni Barbie na si attorney Miko Clavano. Pinag-usapan ang dalawa nang maispatan sila pareho na magkasama sa isang bar sa El Nido, Palawan. Nilinaw naman ng aktres na hindi niya naging boyfriend si Miko pero sinabing lumalabas sila at ilang beses iyon nangyari. Sinabi rin ni Barbie na grupo silang lumalabas pero walang seryosong naganap sa kanilang dalawa ng abogado. Pero umani ng sari-saring batiko si Barbie nang makita ang mga larawan ng aktres at ng abogado. May ilan ang nagsabing masyadong mabilis ang pagpasok ni Barbie sa isang relasyon dahil ilang buwan pa lamang ang kanilang breakup ng ex. Marami naman ang nagtanggol sa kanya at sinabing karapatan niya ang pumasok muli sa isang bagong relasyon. Si Miko Clavano ay isang lawyer na nagtapos sa Ateneo de Manila University. Nagtrabaho ito sa Office of the Solicitor General noong 2018 hanggang 2021 at ngayon naman ay nagsisilbi sa Department of Justice. Ang pamilya ni Miko ay mula sa prominenteng Clavano clan ng Cebu at isa siya sa mga nominado para sa Bisaya Youth Party List noong 2022 elections. Paulo Angeles. Kasamahan ni Barbie sa ABS-CBN ang aktor na si Paulo Angeles
at nagkatrabaho sila sa Iwan TV series na Taiwan That You Love noong 2019 kasama ang Taiwanese actor na si Steven Rong. Habang ginagawa nila ang nasabing serye, natanong naman silang dalawa kung ano ba ang kanilang relasyon sa isa't isa. Dito na sinabi ni Barbie na tropa lang silang dalawa, lalo na kapag off-cam. Hindi naman kasi ito ang una nilang pagsasama sa trabaho dahil ilang MMK episodes na rin ang kanilang nilabasan. Hindi man sila nakaramdam ng kahit na anong romantic sa isa't isa, nagkakailangan naman daw silang dalawa kapag may mga eksenang romantiko na kukunan. Ani Paolo sa isang interview noon, nakikita kasi niya si Barbie bilang kaibigan, kaya nahihiya ito kapag may mga kissing scenes silang gagawin. Inamin naman ng aktor na shy type at torpe siya, kaya mahirap sa kanya ang mga ganoong klaseng eksena. Unang napanood si Paolo sa fantaserya na Mirabella ng ABS-CBN noong 2014. Taong 2015 naman nang mapasama siya sa grupong hashtags na binuo sa noontime show na It's Showtime. Napapanood naman siya ngayon sa sports drama series na Suntok sa Buwan sa TV5 kasama si Aga Mulak. Ryle Santiago. Inamin ni Barbie na naranasan na niyang gumawa ng first move at manligaw sa isang lalaki. Natanong kasi ito sa kanya ng mga fans at sinabing nagawa na niya ito sa kanyang unang nobyo at kapwa-aktor na si Ryle Santiago. Nagkasama ang dalawa nang pareho silang maging parte ng mga grupong binuo ng It's Showtime, ang Girl Trends at Hashtags. Buong tapang na sinabi ni Barbie na una siyang nagkagusto kay Ryle at marami rin itong kaagaw sa kanya, pero nagwagi siyang makuha ang atensyon nito. Taong 2017 nang magsimula ang relasyon nilang dalawa, subalit hindi rin ito nagtagal. 6 na buwan lamang ang itinagal nilang dalawa at aminado si Ryle na marami silang hindi mapagkasundo ang mga bagay dahil mga bata pa sila noon. Ngunit nilinaw nito na maayos ang naging breakup nilang dalawa at walang nangyaring ghosting. Naniniwala kasi ang aktor na hindi dapat pinapabayaan ang isang bagay at iniiwan na lamang ng basta-basta. Importante para sa kanya ang closure sa isang relasyon. Si Ryle ang anak ng aktres na si Sherilyn Reyes sa ABS-CBN executive na si Junjun Santiago, kapatid ni Randy Rowell at Raymart Santiago. Pero proud si Ryle na sabihin sa publiko na lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang stepfather na si Chris Tan, dahil itinuring na rin ito ng dating basketball player na parang tunay na anak simula pa noong 3 years old siya. Danielle Padilla. Mainit na pinag-usapan ang pagkakaroon ng involvement ni Barbie Imperial sa aktor na si Danielle Padilla. Lumabas kasi ang isang video kung saan nahagip si Barbie noong magpunta siya sa bahay nila noong December 2021. Sinabi nito na ang pakay niya sa pagpunta kina Danielle ay ang kapatid nitong si Maggie. Nahiya naman ito sa girlfriend ni Danielle na si Catherine dahil sa lumabas na chismis. Mariin ding sinabi ng aktres na malaki ang respeto nito sa relasyon ng Katniel at hindi siya ang tipo ng babae na papatol sa isang lalaki na nasa isang relasyon. Nilinaw din ito ni Danielle at sinabing walang katuturan ang inilalabas na chismis tungkol sa kanya dahil matibay ang samahan nilang dalawa ni Catherine. Gerald Anderson. Ang kontrobersyal na aktor na si Gerald Anderson ay minsan na ring na-link sa aktres na si Barbie Imperial. Lumabas ang chismis na ito nang mapag-usapan sa programa ng kolumnistang si Christy Fermin noong 2019. Sinasabing nangyari ang insidenteng ito bago pa man masali sa hiwalayang Gerald Bea ang pangalan ni Julia Barreto at nahuli raw ni Bea na nagpupunta sa bahay ni Gerald si Barbie. Pinabulaanan naman ito ng kaibigan ni Gerald na si Young JV at sinabing wala siyang naririnig tungkol kay Barbie at madalas silang magkasama ng aktor. Samantala nang umamin sa relasyon sina Diego at Barbie, isa si Gerald sa mga nagparating ng pagsuporta sa dalawa. Subalit hindi nagustuhan ng mga fans ang naging komento nito sa social media. Ani ng ilan, huwag niyang ihalin tulad sa style niya si Diego dahil di hamak na malaki ang pagkakaiba ni Diego sa kanya. JM De Guzman. Naging malapit sina Barbie at JM sa 2018 drama series na Araw-Gabi ng ABS-CBN. Ipinaliwanag ni Barbie sa isang interview noon na si JM ang laging present sa buhay niya
matapos nitong makipaghiwalay kay Paul Salas. Subalit ang relasyon na nais nilang mangyari ay hindi naging matagumpay dahil pareho silang hindi maayos ang estado ng puso. Kalalabas lang din umano ni JM mula sa rehab noong panahong iyon at kahihiwalay lang ni Barbie sa ex. Alam nilang dalawa na hindi maganda kung papasok sila sa isang relasyon kahit alam nilang hindi pa sila okay. Inamin naman ni JM na dumating ang panahon na hindi niya kayang maging kaibigan si Barbie, pero dumating din ang oras na naging maayos ang kanilang relasyon at naging magkasundo rin. Tamang timing lang din ang kanilang hinintay para mabalik sa dati ang kanilang relasyon. Hindi man masabi na malapit silang magkaibigan, civil naman sila sa isa't isa. Sandro Marcos. Isa sa mga pinag-usapang intriga ngayong taon ay ang tungkol sa relasyon ng aktres na si Barbie Imperial at Ilocos Norte representative at anak ng pangulo ng bansa na si Sandro Marcos. Nagsimula ang tungkol dito nang mailabas ang prank video ni Barbie sa kongresista at marami ang nagulat sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Ipinaliwanag naman ni Barbie na ang relasyon nito kay Sandro ay talagang kaibigan lamang. Matagal na rin kasi silang magkakilalang dalawa at hindi sila minsan pumasok sa isang seryosong relasyon. Sadyang malapit lang talaga sila sa isa't isa. Si Sandro ay naiintriga naman ngayon sa sexy actress at TV host na si Alexa Miro. Matatandaan na lumabas ang tungkol sa pagkakaroon ng girlfriend ni Sandro na taga Cavite na hindi niya pinangalanan. Si Alexa ay tubong Bacoor, Cavite. Nakita rin silang magkasama sa ginanap na F1 Grand Prix sa Singapore noong October 2022. Ngunit hanggang ngayon ay walang pag-amin sa tunay nilang relasyon. And that's it mga ka-showbiz peeps. May nais pa ba kayong idagdag sa ating listahan ngayon? Don't forget to comment below.